الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang mga minamahal na tagapakinig. Ngayon ho ang isang matagumpay na araw na ating napag-ayunuhan sa buwan ng Ramadan. Napagtapusan natin na kaya natin ang unang gabi, kahapon, unang araw ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ngayon ang ikalawang gabi ng buwan ng Ramadan at isa na namang munting paksa na ating tatalakayin patungkol sa buwan ng Ramadan, mga minamahal na tagapakinig. At ito ay ang pag-uumpisa. Alam niyo po ba kung bakit ang Laylatul Qadr ay nasa huling bahagi ng buwan ng Ramadan? Bakit ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Laylatul Qadr nilagay niya sa huling bahagi ng buwan ng Ramadan? At take note, hindi pa binigay sa atin ng kumpletong 100% na detalyadong kung nasaan doon sa mga gabi ang Laylatul Qadr. Bakit? Dahil upang magkaroon tayo ng ijtihad. Pagbubuti, ika nga nila sa lingguwaheng Maranao, so pakapagumargang tanong, so simba tanong si Iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi, kung ang Laylatul Qadr nilagay sa unang mga gabi ng buwan ng Ramadan, pagdumaan na ang Laylatul Qadr, hihina na ang mga tao. Titigil sa ibada kung ano ang kanilang ginagawa, humihina sila. Bakit? Lingid po sa ating kaalaman na tayong mga tao, damor tumatagal, damor pinanghihinaan tayo. Pero tingnan nyo ang hikma ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nilagay niya sa huli at tinago niya para tayo ay magpursige hanapin ang Laylatul Qadr. At alam niyo ba mga minamahal na tagapakinig, alam niyo po ba na ang tayong mga tao sa umpisa, yes, malakas tayo, masya Allah, hindi natin masyadong naramdaman ang ating pag-aayuno. Yes, masya Allah, malakas pa tayo. Pero, tandaan natin mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, habang tumatagal, kung hindi natin ito i-maintain, wala tayong continuation or istimrar sa ating mga sarili, panghihinaan tayo mga minamahal na tagapakinig. Kaya mga minamahal na magulang, mga kapatid sa pananampalatang Islam, ang paksa natin ngayon ay isang motivational na topiko patungkol sa ang sugo ni Allah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba sa buwan ng Ramadan. Mga minamahal na tagapakinig, alam natin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن لا إله إلا الله. Mga minamahal na tagapakinig, isa sa katangian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ajwad. Ajwad, maaari natin itong pagpakahulugan na ang ajwad ay pinaka
sa mga mabubuting gawain. Pinakamapagkumbaba, pinakamapagbigay, pinakamabait, pinakamapursigi sa mga positibong bagay. Yan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajwadun nas. Take note, kahit et ang tinutukoy dito, hindi Ramadan. Hindi Ramadan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay pinakamabuti sa mga mabubuting mga gawain. Mapagkumbaba, mapagbigay. Wa kana ajwadu ma yakun. At mas tumitindi ang pagiging ajwad ng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Subhanallah. Anong isang mapupulot nating aral dito? Mga minamahal na tagapakinig, kapag buwan ng Ramadan, kinakailangan may nagbabago sa atin. At ang pagbabagong ito ay khair. Mabuti. Halimbawa, hindi ko naman sinasabing masama ka, pero dapat pagpapasok ang Ramadan, may pagbabagong kabutihan. May pagbabago. Kung mabuti ka naman, kinakailangan mas bumabago at mas gumaganda ang iyong pag-uugali o iyong gawain. So ganyan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam at kinakailangan ganyan din tayo. Pumasok ang buwan ng Ramadan, kinakailangan may binago tayo sa ating mga sarili. Kung mabuti na tayo, kinakailangan mas maging mabuti pa. Kung mapagbigay tayo, dapat kailangan mas maging mapagbigay pa. Kung mapagkumbaba tayo, kailangan maging mas mapagkumbaba. Kung tayo ay palasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan maging mas palasamba tayo dito sa buwan ng Ramadan. Kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sabi ni Allah sa marangal na Quran, كتب عليكم الصيام, inobliga sa inyo ika ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, kagaya na lamang mismo ng pagkakaobliga nito sa mga nauna sa inyo. It means to say, ang pag-aayunong isinasagawa natin ay hindi bagong batas sa Islam, bagkos ang mga nauna pa sa atin ay nag-aayuno din sila dahil inobliga din sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong dahilan kung bakit tayo nag-aayuno? La'allakum tattaqun. Baka sakali na tayo ay maging